Welcome sa aking panibagong video mga kabot. At sa video na to, bibigyan ko kayo ng konting info regarding sa 4G selection na nasa Edge Manager. So kung mapapansin ninyo, meron tayong dalawang 4G selection category, ang FDD at TDD. Ano nga bang pagkakaiba ng FDD at TDD na yan? Bago natin umpisa itong video na to, roll intro. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan natin to sa FDD. Ang FDD o ang Frequency Division Doubling Sync. Yung method nito is almost the same yung speed na makukuha nyo sa download at upload. Pero nakadepende pa rin yan sa frequency na gagamitin nyo. So technically, ano nga ba yung frequency na sakop ng FDD? Meron tayo band 01 or yung tinatawag natin na frequency 2100, band 02 or yung 1900, at yung band 03, ito naman yung 1800 na karamihan, ito yung ginagamit or almost ito. Kasi nga, nung nakaraan, ito yung gamit ko. Pero ngayon, naramdaman ko yung medyo kabagal, kaya lumipat ako sa 2300 at itatapit natin yan mamaya. So, tapusin ko muna itong FDD. So, band 04. Ito naman yung 1700. So, halos yung iba naman dito is hindi natin magagamit. Pero yung band 28, ito yung gamit ng iba sa modem 938 at sa Black Mamba. Ito yung 700 frequency or yung 700. At ulitin ko, band 28. So, ayun lang naman yung sakop ng FDD. Hindi ko na binanggit yung iba kasi nga hindi naman natin nagagamit sa network kaya ng smart low. Sunod naman natin dito ngayon yung TDD. TDD o Transmission and Reception. So, huwag na natin pababangin pa yung explanation dito. Direct to the point na tayo. Mas mabilis yung upload speed ng FDD kumpara sa TDD. Kasi nga, ang TDD is mas mabilis yung value ng download kumpara sa upload, na unlike sa FDD na almost the same setup, di ba, na mabilis yung download at mabilis pa rin yung upload. At ito rin yung pwede yung gamitin na band gamit ang TDD. Ito yung 2600 or yung band 38, at band 40 naman, ito yung gamit ko ngayon, yung 2300, at band 41 na 2500. So ayun lang naman yung least band na pwede nyo yung gamitin. So well, depende pa rin sa tower kung saan nakatutok yung antenna ng modem nyo, o yung MIMO antenna or mapa parabolic antenna pa man yan. Nakadepende pa rin talaga sa tower. Kung congested yung band na gamit nyo, try nyo lumipat sa ibang band. At sa mga nakakaranas ng pagbagal ng internet connection sa fiber at sa LTE connection, normal lang po yan. Dahil nga sa daming nakakonect ngayon, kasi nga lockdown tayo, madaming tao na nakakonect sa mga internet provider. So, hanggang dito na lang muna yung video na ginawa ko. Galingin po natin maghugas na kamay at mag-ingat parate. Salamat. Boom!